What's up guys, it's Asiatic. Welcome back sa channel ko. Isa na namang unboxing video ang gagawin natin. And today, we will be unboxing the Yeezy 350 Sand Taupe. Stay tuned, it's coming right up. Okay, bago natin umpisahan ang video, I just wanna say thank you sa mga subscribers ko. Umabot na tayo ng 8,000 subscribers. Thank you so much. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. Malaking tulong yung guys sa channel ko. So, let's go! I failed on that one. Minsan nakukuha ko siya, one go lang eh. Walang sa strength. By the way guys, shoutout sa inyo na patuloy na nanonood sa mga videos ko. I appreciate you guys. Yun, sabi ko na. Siguro ilang beses nyo na nakita tong box na to. So, typical na 350 bucks. Actually, marami nagsasabi na limited daw ang Sand Taupe colorway na to. Pero walang masyadong hype, so it's really good. Pag-uusapan din natin today ang resale prediction ng shoe na to. I-check out natin sa StockX kung magkano na siya at the moment. Pero bago natin pag-usapan yon, let's check the shoe first. Wow, walang resibo ngayon ah. It feels a little bit heavier. And this is the shoe, guys. Put it down. Extra laces. Put this down. Wow! Eto na siya, guys. Let me know what you think. Let me give you a little look. Sana ay kumapit ka pa. Di ko kaya maghanap ng iba. Wow! Anong masasabi ko sa mga shoe na to? Iba pa rin kung parang kakulay siya ng lamesa namin. Astig siya, guys! Halos hindi ko siya gustong bilhin nung nakita ko yung mga image online. But now, I am so happy that I bought it because super nice, super clean. Big fan ako ng mga muted colors, mga earthy colors tulad ng mga brown, beige. Pati itong salmon-looking pink na nasa taas na to, astig siya. Ang una kong impression dito, parang pinagsama nila yung earth at saka yung clay colorway. Parang copy and paste nila yung clay dito sa taas at yung sa baba naman ay yung earth. Parang meron siyang sira dito. But I'm so impressed with this, guys. Hindi ko akalain na may impress ako sa mga to, but it's super nice. Ang ganda niya. Wow. Maganda siya guys. So pag-usapan natin yung shoe. So yung outer sole niya meron siyang boost. I know, alam nyo na yon. Typical na Yeezy silhouette. Tapos sa midsole niya meron siyang darker shade of brown doon na offline. Similar color siya ng nasa harapan. Tapos para siyang gradient sa lateral side na to. Darker brown tones na meron siyang parang olive green. Iba-ibang shade siya ng brown, black. Almost kind of pistachio, dark pistachio, green. Ang daming kulay guys, nakaka-amaze tong shoe na to. Dito sa side na to, meron tayong salmon pink. Tapos meron kayong rope laces na infinity siya. Tapos sa loob, meron nakasulat na Yeezy. Tapos yung logo ng Adidas. Tapos Adidas in writing, in parang gray colorway na writing. Tapos meron kayong 3 stripes ng shoes to represent Adidas. And that's about it. Gustong gusto ko siya. Hindi ko ni-expect talaga na magugustuhan ko siya. It's one of the best colorways. Especially kung na-miss out nyo yung clay at saka na-miss out nyo yung earth. This one is the next best thing if you wanna cop those colorways and you missed out. Tapos ito meron siyang extra laces which are reflective apparently. Take this out and put this on. They will look more dope. They will look more amazing. But anyway, pag-usapan natin ang resale value ng shoe na to. Hindi talaga ako makapag-get over kung gaano kaganda tong shoe na to. I know a lot of you probably will disagree, but man, I really like this kind of colorways. Like, you can call me boring, but really, really, I like this kind of style.
So binili ko to ng 180 pounds. So at the moment sa StockX, yung malalaking sizes from size 13 to size 16, kikita kayo ng 203 pounds to 290 pounds. So nagpa-fluctuate siya within those prices. Obviously, you have to consider yung mga fees na kailangan alisin doon. Kikita din kayo sa mga maliliit na sizes or tinatawag nilang bay sizes. Ang mga presyo sa mga yon ay umaabot at the moment ng 211 to 240. That's around the price of the bay sizes. At sa mga normal sizes naman na from 7 to 11, nagpa-fluctuate yung presyo ng 209 to 229. So, yun yung mga prices nyo guys pagdating sa resale. Para sa akin, astig ang shoe na to. Para siyang pinaghalong earth at saka clay. Worth it na worth it ang shoe na to. Like I said guys, this is one of the best colorways. Super astig na shoe guys. So, nagdadalawang isip tuloy ako kung ibebenta ko siya or ikikip ko siya for personal use. But either way, it's a good problem to have and I have the shoe now. So that's it guys for the Yeezy 350 Sand Taupe. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe. And I'll see you on the next one. Peace!